Ikalima ng Marso, Martes, sa ikawalong linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nagsalita si Pedro at sinabi, "Iniwan namin ang lahat para sumunod sa iyo." Sinabi ni Jesus, "Talagang sinasabi ko sa inyo, walang nag-iwan ng tahanan, mga kapatid, ina at ama, at mga anak, at mga bukid alang-alang sa akin at sa Ebanghelyo, na walang gantimpala. Tatanggap nga siya ngayon ng makasandaang beses ng mga tahanan, mga kapatid, mga ina at mga anak, at mga bukid sa gitna ng mga pag-uusig, at sa panahong darating na may makakamit niya ang buhay na walang hanggan. May mga una ngayon na mahuhuli at may mga huli naman na mauuna." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, walang nag-iwan ng tahanan, mga kapatid, ina at ama, at mga anak, at mga bukid alang-alang sa akin at sa Ebanghelyo na walang gantimpala. Ito sana ang narinig ng mayamang lalaki sa Ebanghelyo kahapon kung naglakas loob lamang siyang sumunod sa iminumungkahi ni Jesus. Hindi lang puro paghihirap at sakripisyo ang buhay Kristiyano. Hindi lang puro krus. Napakasagana sa kagandahang loob ang Diyos at hindi magkukulang sa pagpapala ang mga nagsisikap tumupad sa kanyang kalooban kahit na hindi ito madali sa maraming pagkakataon. Hindi gusto ng Diyos na nahihirapan tayo pero gusto niya ring matuto tayong magsakripisyo kung kinakailangan para sa kapakanan ng ating kapwa at ayon sa hinihingi ng pagpapahayag ng pananampalataya natin kay Jesus. May kabuluhan at higit sa lahat, may saganang pagpapalang kapalit ang mga pagpapakasakit natin alang-alang sa Ebanghelyo, hindi lang sa langit kundi dito pa lang sa mundong ito. Pagsasagawa, sinasabi sa unang pagbasa, "Magbigay ka sa katastaasan ng ayon sa ibinigay niya sa iyo. Bukas palad kang maghandog sa Panginoon ng ayon sa makakaya mo at gagantihan ka niya ng pitong ibayo."